Yon, magandang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Siyempre, binabati din po natin ang ating mga kapatid na mga ka-business at mga kapapi. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito, isang panibagong reaction video na naman po ang ating gagawin. Sana po, samahan niyo ako hanggang sa dulo. Ito po ay isang payo para kay Power Ranger. Pero mga kaibigan, kung hindi mo pa nakadaupang palad si ka-business official, si Papa Dins, ka-business family, sama na po natin mga kapatid sapagkat sila po ang mga vla, ang mga channel na atin pong binibigyan ng reaction video. Bueno, ito po mga kaibigan, tayo po'y magbabalik makalipas na mga ilang patalastas. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. So ito na nga po mga kaibigan, welcome back sa ating pong channel. Ating pong nakita, para po sa mga baguhan, itong si Power Ranger, si Reggie. Kung ating pong masusubaybayan, ito po yung OFW na pumunta kay ka-business dahil wala na siyang pamasahe. So pumunta siya at nakiusap, sa madaling sabi, kinukop ni ka-business, sinama-sama sa mga mission. Dito, along the way, habang nakikita niya yung mga ginagawa ng ka-business family, ng ka-business, nagkaroon ng parang konsensya sa puso niya at ipinagtapat niya ang isang sikretong matagal niyang dinadala. Mayroon pala siyang unang asawa. Kumbaga, dalawa pala ang kanyang asawa. At dahil sa pagtatapat nito, nang hindi inaasahan na ang asawang tinutukoy niya ay naging followers ni ka-business, nakita ngayon ng kanyang unang asawa at narinig ang lahat ng kanyang mga ipinagtapat. Sa puntong ito, bago ko sabihin ang aking reaksyon, pakinggan at panoorin natin ang isang munting clippings na nangyari sa pagpunta ng unang asawa ni Karidji doon sa bahay nila ka-business. So yun ang ating LV. Yun lang kasi medyo nagkagulatan po mga ka-business, hindi namin medyo inaasahan at siyempre bilang tao tanggapin natin ng maayos pagpunta rito sa bahay. Paano po ninyo nalaman dito? So ito po mga kaibigan, linawin natin. Hindi ito inimbita ni ka-business. Biglang sumulpot lang itong kanyang unang asawa. So tinanong siya ngayon kung paano sila nakapunta o paano siya nakarating doon. Sa vlog niya lang po. Sa vlog? Nag-subscribe po ako. Nakakapanood ng YouTube. At isang araw, nakita ko sa video. Lumabas ko yung video. At nabirap po ako. Nakita ko asawa ko. Nag-isip ako kaya asawa ko dati. Pero siya nga po. Siya po si Renji, the Power Ranger na tinatawag. So, dahil nga siya nag-subscribe ang kanyang asawa, mga kapatid, so nakita niya yung confession ni Reggie. At dali-dali siyang sumugod doon kay Gabis. Una, alam mo, Power Ranger, napakaswerte. Nagkaroon ka ng isang asawa na napakabait. Sa videong ito mga kaibigan, alam kong napanood na ninyo, kaya hindi ko na ipiplay ng mahaba pa. Sa videong ito, nakita natin kung gaano kamalumanay at kaprofesyonal ang asawa ni Power Ranger. At ang pinakamaganda rito, binitawa niya ang isang salita na puno ng pag-asa. Gawin mo ang sinabi mo. Ito ay isang magandang indikasyon na mayroong pagbubukas para sa isang namumuong pagbabalik ng isang pamilya. Kanya nga lang mga kapatid, Power Ranger, ito sinasabi ko sa iyo. Una, hanga ako sa ginawa mong pagsasapubliko ng inyong nakatagong lihim. Napakahirap po yan mga kapatid. Napakahirap po yun. Marahil nadadala siya ng konsensya, kaya ginawa niya ang bagay na yan. Ngunit, sa pagkakataong ito, katulad ng sinabi ng iyong asawa,
panindigan mo at gawin mo. Una, hindi man ako abogado, pero pwedeng gamitin ang una mong video na sinabi kasi nakapubliko yan. May anak ka sa pangalawa mong asawa. May una kang asawa. Maswerte ka sa tulad ng sinabi ko, napakabait ninyong asawa. Kasi kung hindi siya mabait, hindi siya maunawain, at hindi siya positibo sa mga bagay na mabuo muli ang inyong pamilya, pwede nang gamitin yung sinabi mo na yan. Dahil inangkin mo na may anak ka sa pangalawa mong asawa. Di man ako abogado, pero I do believe pwedeng-pwede na siguro ito dahil ikaw mismo ang nagsabi sa publiko. Pero hinahangaan ko ang iyong asawa. Sa pagkakataong ito, Karidji, panindigan mo ang iyong sinabi. Alam kong malaking problema at malaki pang haharapin mo doon ngayon sa pangalawang mong asawa kung paano mo ito makukumbinsi. Ito ngayon, mga kapatid, ang sinasabi ko na matapos ang yugto ng pagsusubaybay natin sa klabong. So, subaybayan na naman natin ito. Kumbaga, buhay ni Power Ranger. Dahil hindi natin inaasahan ang mga revelasyon na dumating. Nagpapasalamat ako na napunta ka kay Kabusiness. Alam nyo, mga kapatid, naniniwala ako na mayroon tinatawag na divine intervention yung pagpunta niya to. Na itinuro siya sa tamang daan. Na kailangan ng tuldukan ang kanyang malingkit na gawa. Akalain mo yun, sa dami ng tao na pwede niyang mahingyan ng tulong, napunta siya kay Kabusiness. At dahil hindi nagsara ng pintuan si Kabusiness, ang bukod tanging magte-trigger lang pala sa kanya para makita ay itong mga simping vlog. Mga vlog na nakikita natin na minsan may mga taong pasintabi ano po, may mga taong nagre-reklamo dahil bakit ganito na lang ang mga vlog ni Kabusiness. Pero hindi natin alam na sa mga vlog na ito, sa pagpapatibay ng relasyon ng pamilya sa mga good vibes na ito, mabubuksan ang isang kabanata ng pagbabago sa buhay ni Power Ranger. Nakita niya yung magandang pagsasama ng pamilya ng mga kaguwang. Nakita niya kung paano dinadala ni Kabusiness. E tinatrato ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at ganun din po ang kanyang extended family, ang mga kaguwang. At ito yung nag-trigger sa kanya para sabihin ang kanyang nakatanggi. Hindi po masama ang pagtatama sa mali. Sa lahat ng ating mga followers, mayroon na pong mga nag-PM sa akin. Sabi niya, alam kong inaantabayanan ninyo ang reaksyon nito. Sabi nila, reaksyonan mo. Marami na pong nagsasabi, actually, mayroon nga pong nagkukundina sa kalagayan ni Power Ranger. Oo't mali ang kanyang ginawa. Mali po ang kanyang ginawa na mayroon siyang unang asawa, nagmahal pa siya ng iba. Pero ang tanong, siya lang ba ang nakakaranas ng ganito? Or sa ating bang lahat na pwedeng pumuna at kumundi na sa kanya, sino ang malinis at walang kasalanan? Nasa Bible po yun. Lahat tayo ay mayroon din naman pagkakasala. Mayroon tayong mga pagpakakamali. Ang pinakamaganda lang dito na pwedeng mapulot natin kay Power Ranger ay ang kanyang adhikain na maitama ang maling matagal na niyang inikipin. Panindigan mong bagay na yan, Power Ranger. Maipaliwanag mo sana ng maayos sa iyong pangalawang asawa itong adhikain mong bumalik sa iyong tunay na pamilya. At least narinig mo, I'm very sure, nakita mo ang iyong asawa, ramdam mo ang sakit na kanyang dinaramdam, pero malumanay pa rin siyang nagsasalita. Nakikita nating humihikbi minsan dahil sobrang sakit. Pero never na nagbitaw siya ng salita na kinundin na niya ang maling gawain na ginawa mo. Kapag hindi ito natuloy, at hindi mo nagawa ito, Power Ranger, sabihin mo sa iyo, mawawalan ka ng respeto sa tao. Bakit? Dahil sa publiko mo, inamin ang bagay nito. Sa publiko mo, ginawa ang confession. At ikaw na mismo ang nagsabi na nais mong balikan. Sa papanong pamamaraan na mauunawaan ka ng iyong pangalawang asawa. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, dumarating talaga ang isang pagkakamali. Pero ang isang pinakamagandang bagay
tulad ng sinasabi ko, ay ang paggising sa matagal na bangungot na pwede mong itama ang isang pagkakamali, gaano man katagal mo yan. Itong nangyari sa buhay ni Power Ranger ay isang napakagandang halimbawa na minsan mapulutan natin ang aral ang mga simpleng vlog. Marami ang pumupuna kay Kabusiness sa mga simpleng vlog, mga good vibes. Pero ito masigit pa sa pagtulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang kabambingas, sa pagmimigitan ng pera. Dahil ang pagtulong na gagawin dito ay ang pagbuo ng isang pamilya na matagal nawalay, muling pagbubuo. Believe ako sa ginawa mo, Power Ranger. Sa lahat ng ating mga kabusiness, mangyari lang, huwag nating husgahan si Power Ranger. Huwag nating husgahan. Dahil yung acceptance na ginawa niya sa publiko, napakahirap nun. Isa na yun sa pinakamagandang bagay na inako niya ang kanyang pagkakamali. Tulungan natin ng dasal na maging matibay at maging maayos. Na sana hanggang sa dulo ay magawa niya at mapanindigan ang kanyang sinasabing pagbabago. Marami pa siyang pagdadaanan dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng kanya ngayon kinakasama. Hindi niya alam kung papayag. Pero naniniwala ko na ito ay nabuksan ng hindi sinasadya. Na idinila ang kanyang mga paa kay Kabusiness ng hindi sinasadya. Tulad ng sinasabi ko, ang tawag doon, divine intervention. Upang magising na siya sa ato. At napakaswerte ng isang Kabusiness na sila ang nagiging susi sa ganitong mga sitwasyon. Hindi ko tatapusin ang aking reaksyon dito ng isang saradong pag-uusap. Ang payo ko lamang, sa muli, ikaklaro ko, panindigan mo, Power Ranger, ang iyong sinabi. Maswerte ka dahil mayroon kang isang pamilya na matapos mong iiwan at saktan, ay nakahanda pa rin akuin at nakahanda ka pa rin pagbuksan para muling mabuo ang iyong inaasang na masayang pamilya. Marami pa tayong aabangan sa kwentong ito, mga kapatid. Marami pa tayong aabangan sa mga pangyayari. Maraming salamat sa simpleng vlog na ipinapakita nila Kabusiness. Doon sa mga vlog ng pagsasama, ng pamilya, pagiging good vibes mula sa mga kagwang, mula sa mga ipinapakitang trato ni Kabusiness sa kanyang mga anak na nakita ni Power Ranger habang siya ay nanunuluyan sa mahay ni Kabusiness. Yun lang palang magiging susi para magkaroon ng pagkakataon na maitama ang maling ginawa na nakabaon sa matagal na panahon. Abangan natin kung ano ang susunod na kabanata nito. Ako po muli sa Taong Galang, mga kaibigan. Comment down below. Pagsamasamahin natin ang ating mga sasabihin. Ngunit, hihilingin ko lamang po sa inyo na kung kayo po ay magbibigay ng komento, bigyan lamang po natin ng respeto ang bawat isa. Mangyari lamang sa pagkakataong ito, huwag natin kundinahin ang pagkakamali sapagkat nagpuporsige siya na mag-itama. At tandaan natin, kung anuman ang kahinatnan ng kanyang ginawang pag-amin na ito, yun ay tinatawag na consequence ng kanyang pagkakamali. Pero naniniwala ko na sa bandang dulo, kapag pinanindigan niya ito, mabubuo muli ang isang masayang pamilya. Iniwan man, nawalay sa matagal na panahon. Pero, nang dahil sa Kabusiness, muling manunumbalik. Yun ay kung gagawin ni Power Ranger. Paninindigan. Tandaan mo, Power Ranger, kung sa basketball, wala na ang bola sa unang asawa mo. Nandyan na sa iyo ngayon, hawak mo na. Ikaw na lang ang magdidesisyon. Isushoot mo or ididribble mo pabalik sa kabilang goal. Ako po si Taong Galang, mga kaibigan. Please do connect. Kabusiness Official, Kabusiness Family, syempre po Papa Dins, and of course, Thinking Buddy. Si Thinking Buddy ang ating pong magaling na video editor. At ganunin po ang inyong abang lingkod, Taong Galang. Maraming maraming salamat po. Marahil mga kaibigan, madidili po ang ating mga reaksyon, ano po, mag-aabang lang po tayo. Ako po'y mawawala sapagkat pupunta naman po ako sa Bulacan. Pero siguro, pagdating ng takdang oras na nandoon tayo, itatry ko pa rin pong gumawa ng mga reaksyon. So, subaybayan ko po ang ilang pang mga kwento. Kaabang-abang ang kwentong ito. Ano ang kasunod na kabanata? Kaya po mga kaibigan, huwag po kayong titigil. Subaybayan natin ang kasunod.
Ano kaya ang mangyayari? Matapos ko ang tagpong ito ng pagkikita ni Kabisnes at ng unang asawa ni Papa Radyan. Hanggang sa muli mga kapatid. Maraming salamat.